sa skincare routine ko, kasali ang labi. Hindi siya pwedeng maiwanan kasi makapal yung labi ko. Kapag ka-dry ang pangit tingnan, mukhang mabahong hininga. Hey you! It's me, Monina, and welcome sa aking YouTube channel. So for today's video, i-share ko sa inyo ang aking skincare routine, ang mga sikreto for anti-aging. Yes! Masyanda na ako. 32 years old na ako. So marami nang naglalabas ang signs of aging, pero I'm trying my best para magape ang signs of aging. So kung interesado ka, then keep on watching. Bothered ako sa tirik-tirik ng hair ko, kaya lang we are here for my skincare, not for hair care. So sige, pagpasensyahan nyo na yung tirik-tirik na yan. Mukha akong daga. Nalalagas minsan yung buhok ko, kaya madaming tirik-tirik. Anyway, so start na tayo kung ano bang sikreto ko kaya makinis ang aking mukha. So, ang sikreto ko is hindi ako humahawak sa mukha ko, lalo na pag nasa labas ako. No, yan. Hahawakan ko lang ang mukha ko pag naghugas ako ng kamay, pero yung kung ano-ano nang nahawakan ko, never kong ginawa yun. So, make it a habit na huwag hawakan ang mukha. So, ngayon, sisimula naman natin. Papakita ko sa inyo kung ano yung ginagamit ko para malinis na malinis yung pores ko, para deep cleansing talaga. So, ito ang ginagamit ko, oil cleansing. Nabili ko siya sa Watson. So, ito, ginagamit ko siya before ako maghilamos. So, hindi ko napapakita ko sa inyo kung paano ko gamitin kasi nakapaghilamos na ako kanina. By the way, twice a day ka lang dapat maghihilamos. So, before ako maghilamos, ginagamit ko siya, inilalagay ko siya sa mukha ko, oil lang siya, and then nirarub ko siyang ganun hanggang sa mababad, and then maghihilamos na ako. Ang ginagamit ko namang panghilamos is sabon, which is from Nature Essentials. Ayan siya. Ito ay gamit ko na since 2015. So, subok na subok ko na to. 2015 pa lang, ginagamit ko na siya, and wala na akong ibang ginamit na sabon from then on. Ito lang talaga. So, ito, mura lang to. Mamaya ilalagay ko sa description box below kung saan nyo sila mabibili. Hindi ko na lang babanggitin lahat ng presyo ng mga skincare ko, pero yeah, kung interesado kayo, tingnan nyo na lang sa description box below. So, ito pinanghihilamos ko to. Kung maghihilamos ka, huwag na huwag kang magbababad ng sabon sa mukha. It's not good for your skin. Magda-dry ang skin mo, and then pag nag-dry, minsan mag-oily ka. Depends ng balat mo para labanan yung dryness. Okay? Another secret na ginagamit ko is collagen. 2 years na akong nagko-collagen. Hindi pwedeng mawala sa skincare routine ko ang collagen dahil feeling ko, pag wala yon, parang dull ang skin ko, hindi glowy, hindi nakakakinis, at saka basta merang Haggard over Sosa ang face ko. Kaya lagi ako may collagen. So, dalawang klase ang collagen na ginagamit ko. Importante, may vitamin C. So, ito yung ginagamit kong collagen from Japan. Ito yung AFC collagen. So, nabili ko lang siya sa Watson dito sa Singapore. At gamit ko na itong collagen ko for 2 years. Another brand ng collagen na ginagamit ko is itong Teamy Blends Butterfly Collagen. By the way, itong collagen na isa, ito is 6 tablets ang ginagamit ko every day. At ito namang isa, 1 scoop lang sa isa tub every day. So, papakita ko sa inyo kung paano siya gamitin. So, itong tumbler na to is galing din sa Teamy Blends. O, ayan. Nakita nyo yun. Ganun magtanggal pagka may haba ang kuko. So, ito siya. Collagen powder siya. And then, 1 scoop lang per timpla. So, 1 scoop lang ang ginagamit ko daily. Well, a collagen a day keeps the signs of aging away talaga. Pero sabi ng mga doktor, hindi daw talaga siya effective. Pero para sa akin, effective siya. Kasi pagka wala akong collagen, damang-dama ko, nakakatsaka. Hindi na nga kagandahan, tapos hindi pa makinis, diba? So, kaya yun. Kaya talagang binabawi ko na lang sa kinis ng mukha. Pero alam niyo yun, ang dami kong arte. Mamamatay lang din naman ako. Pero at least, nabuhay ako makinis. Importante yun para sa akin. Yun yung priority ko. So, shake-shake ko lang siya. So, ito is 240 grams per tub. At magagamit mo siya within 24 days. Sulit na din. I love it. Shake-shake mo lang siya. Hindi siya sumisingaw at hindi siya nagsisiret-siret everywhere. Hindi lumalabas yung kanyang tubig. And then, iniinom ko lang siya everyday. Manamis-namis siya na parang may touch of patuka ng manok yung lasa. But I love it. Hindi ko napapaliwanag kung anong mga components itong collagen. You can search it at ilalagay ko sa description box below yung kanyang website. And meron din akong discount code for this.
Oh my God. Monisha, nakakatuwa bagay na bagay siya sa aking kukuhan. So, etong kukuha nga pala, PR package to sa akin, press on nails lang to, pero super pretty. Ng Cuteness SG. Lalagay ko din sa description box below kung saan nyo siya mabibili. Bakit parang puro promote ako right now? So anyway, let's move on sa iba pang skincare keme route ko. Another skincare tip is kung ikaw ay may allergy sa isang pagkain, watch your diet. Kasi ako, hindi ako pwedeng kumain ng chicken, itlog. Kapag kumain ako ng dalawang pagkain na yun, na kahit anong pagkain na merong itlog or chicken, nagbe-breakout ako ng bongga-bongga. So, eki sa akin ang manok. So, watch your diet. Baka may pagkain na bawal sa'yo, kaya nagbe-breakout ka parate. Next naman is ito ang ginagamit ko for a very long time na. SK-2 since 2018, ginagamit ko na siya. Ganyan siya, ganyan ang bote niya. Very nice. Kaya lang may kamahalan to, but very effective. Talagang nakakabata to. At nakakapino ng kutis. Promise. Obvious naman, diba? Kahit matanda na ako, wala pa naman ako masyadong signs of aging. It is because of all this. Ito ang aking mga sikreto. And then, what I do is, ang bulak ko is super nipis lang. So, ito yung brand ng bulak ko. Sobrang nipis lang para matipid kasi syempre, mahal itong skincare na to. So, tinitipid ko talaga siya dahil nakakapanghinayang. Na-stress ako pag nauubos na siya. Nasasayang yung pera. So, ganito lang. Lagay ko lang siya dito. Yan. Then, hindi ko kanukuskus yung mukha ko. Lalagay ko lahat ng products na ginagamit ko sa description box below para alam nyo kung saan bibilhin. At para makita nyo din kung magkano sila. Huwag kayong kuskus ng kuskus sa mukha. Huwag kuskus balukos na ganun dahil masama yan. Mai-irritate ang skin nyo. So, maging maingat kayo sa mukha. Alagaan nyo ang skin nyo na parang baby para maging makinis. And then, next step naman is eto. Eto yung ginagamit ko everyday. 10 minutes, twice a day. Eto yung skin ink. Ayan siya. Trilight Plus Plus. So, nabili ko to sa Sephora. Ito ding SK-2 sa Sephora din na bibili. So, pinindot ko lang siya dito. Yung red is for parang mga fine lines, ganun. For glowing skin. Tapos, yung blue is para sa mga pimples, ganun. And yung yellow nga ba para mag-glow? Parang ganun eh, nalimutan ko na. Basta, lalagay ko na lang sa description box below para makita nyo kung anong effect niya. Pero, kung anong silbi niya sa buhay. Pero talagang ito is effective kasi natulungan nito akong matanggal yung frown line ko dito. Kasi diba, pagka lagi kang kumukunot yung noo, pag lagi kang mataray at galit, nagkakaroon ka ng frown line dito. So simula nung ginamit ko to, lumabo talaga yung line ko dito. And then ganito ko lang siya ginagamit for 10 minutes, twice a day, umaga at siya kagabi. Ganyan lang. So, huwag mo nang papalampasin ng 10 minutes sa isang gamitan. Super effective nito, promise. Kaya lang, ang ayoko lang sa kanya, time consuming. Kasi imagine, nagagaganito ka lang within 10 minutes. Parang nakaka-aksa yung oras. Pero sulit naman kasi kung talagang inuubo ako. Priority mo ang skincare. So, ganito yung ginagawa ko. So, kahit puyat na ako, kahit pagod na ako, pinipilit ko pa rin. Kasi talagang, sobrang alaga ako sa balat. Awan ko. Kasi alam mo yung feeling ko, hindi lang ako kagandahan. Tapos pag di pa ako makinis, ano nang magiging itsura ko? Pero depende yan sa priority ng tao. Basta ang alam ko, mamamatay din tayong lahat. Pero not now. Gusto ko bang mabuhay ng matagal? At least mabubuhay ako makinis. Parang ganun yung gusto ko. Kasi siya yung puhunan ko sa trabaho ko, sa career ko. Kaya talagang, inaalagaan ko ang skin ko in and out. Kaya importante na may collagen ka and vitamin C. Make sure na lahat ng part ng mukha mo is malalapatan nito. So, ang ginagawa ko is binabasa ko muna siya na itong aking essence ng SK-2 Facial Treatment Essence. Yun nga pala yung tawag dito, hindi ko binanggit kanina dito sa ano to. Ito yung SK-2 Facial Treatment Essence. Hindi ko siya nabanggit kanina. Oh my goodness, anong klaseng skincare routine ito na hindi ko binabanggit sa inyo kung anong ginamit ko. And then, make sure na buong mukha mo is malalapatan nitong Skin Ink Trilight Plus Plus. Nakaka V-shape din to ha.
yung hindi mukhang pagay yung mukha mo, nakaka-slim siya ng mukha, ganun. Naniniwala ako sa kanya kasi subok na talaga siya. And by the way, this is not sponsored, okay? Next naman na gagamitin ko is itong SK2 Ultimate Perfecting Essence. So this is facial treatment essence, magkaiba sila. And then ito naman yung Ultimate Perfecting Essence, mas concentrated na version ito neto. So pwede actually hindi ko na to gamitin, pero gusto ko pa rin gamitin sila both. Ito, sobrang nakakakinis to at nakakaliit ng pores talaga. Very effective. So, ang ginagawa ko lang is ilalagay ko siya sa mukha ko ng ganyan. Ayan. Kuskus ko lang na ganyan. And that's all. Tinitipid ko talaga siya kasi ito ang pinakamahal sa buong skincare products ko. Talagang yung kulay niya is talagang malaginto. Nasa ano to eh, ito yung babanggitin kong presyo. Ito yung nasa 15,000 pesos isang bote, 150 ml lang yun. So ayun, ito yung pinakagusto ko kasi sobrang nakaka-glow ng skin. At syaka talagang lumiit talaga yung pores ko. Meron akong pores pero sobrang hindi naman obvious, ganun. Next up naman is itong aking eye cream from SK2 RNA Eye Cream. So ginagamit ko din siya, basta lahat ng routine ko is twice a day lang. So, nilalagay ko lang siya sa aking under eye. Ganyan lang ang gawa ko. So, ito yung RNA Eye Cream. Ayan. And then, ganyan lang. Ikakalat ko lang sa buong mata ko. So, ginagamit ko na din to for 2 years. Super effective dito. Pero, hindi naman lahat ng skincare is hihiyangan kayo. Ha, hindi porque effective sa akin, effective din sa inyo. And then, next step is, ito namang Skin Ink Nat Eye Optimizer Tri-Light din. So, lalagay ko din sa description box below kung saan nyo ito mabibili. Nabili ko to sa Sephora. Ayan. Ah, okay. So, sinusuot ko lang siya ng ganyan and pwedeng gumawa ako ng kung ano-ano habang suot ko siya. Hindi naman siya matapang yung pagkailaw niya sa mata. Hindi naman siya masakit sa mata. And then, yun. Pwede akong maghungas ng pinggan, pwede akong sumika, pwede akong maglinis ng kuko, magwalis-walis, uminom ng collagen habang ako ay naggaganito. So, 10 minutes mo din itong gagamitin. And another thing is, pagka meron akong malalang breakout, ito ang ginagamit ko, Sudo Cream. Ginagawa ko din itong protection sa mukha ko pagka magsusuot ako ng mask kasi nagkakaroon ako ng maskne. So nilalagay ko lang siya sa mga part na may breakout. Hindi ko siya binubuong mukha kasi napaka-drying nito. Madadry yung part ng skin mo na nilagyan mo pagka binabad mo siya. So spot solution kamerot lang siya. Doon lang sa mga part na meron kang breakout at pimples. Super effective nito at napakamura. Kaya I highly recommend this. Anyway, lahat ng ginagamit ko sa skincare routine ko is talagang ilalaban ko dahil talagang super effective nila. And then, last but not the least, ito yung ginagamit ko na some might find it stupid kasi it's a tape. So, ito yung Kinesiology tape. So, ganyan ang itsura niya. Ganyan siya. So, ginugupit ko siya sa maliliit na parts, ganito. And then, nilalagay ko lang kung saan ako may lines. Like, dito sa gitna ng noo ko, meron akong fine line dyan kasi lagi kong ginagawa to. Lagi kong kinukunot ang noo. So, para mapigilan yung pagkunot ng noo, nilalagay ko siya sa gitna para hindi pa ulit-ulit yung pag-frown ko. So, nape-prevent ito yung fine lines temporarily. Ang pangit lang dito is at nang magkaroon ka ng dry patches sa mukha pag napasobra na yung lagay mo. So, hindi ko siya ginagawa everyday kasi nagkakaroon ng dry patches. So, tinitigil ko siya maybe once a week or 2 times a week. Pero effective talaga to. Another skincare tip. Kapag matutulog ka, huwag kang dadapa. Huwag mong dadapaan yung mukha mo. Huwag mong dadapaan yung mukha mo. Kasi dyan ka magkakaroon ng fine lines and pwede rin magkaroon ka ng breakout kasi baka hindi malinis yung bedsheet mo. Siguraduhin nyo din na mga unan at kumot nyo ay talagang bagong laba. Hindi yung may mapa na ng Pilipinas ng panislaway talaga namang hinihigaan nyo pa. So, labahan nyo din ang bedsheet nyo. So, the reason why hindi mo dapat hinihigaan ang mukha mo kasi pag gising mo, magkakaroon ka ng lines and then magiging permanent na yon pag
tagal-tagal kasi araw-araw mo yung ginagawa, gabi-gabi mo yung ginagawa. So pinractice ko na sarili ko na matulog ng nakatihaya, as in nakatihaya. At first it was uncomfortable, pero nung masanay ako, mas gusto kong matulog ng ganun kasi at least gigising ka, wala kang lines, wala kang kung anek-anong sa mukha, feeling fresh, ganun. Kalimutan ko nga palang ihabol, etong aking lip balm from Vaseline. Ito yung Vaseline Lip Therapy Rosy Lip. Okay, hindi siya nakakapula ng labi. Maitim pa rin ang labi ko kahit na ginagamit ko to. Pero nakaka-plump siya ng lips at saka hindi nagda-dry. So, sa skincare routine ko, kasali ang labi. Hindi siya pwedeng maiwanan kasi makapal yung labi ko. Kapag ka-dry ang pangit tingnan, mukhang mabahong hininga, ganun. Kaya ginagamit ko siya every night bago matulog. Although hindi ako comfortable sa mga lip balm at mga lip therapy channel, hindi ko talaga bet kasi naiinitan ako sa labi. Kaya lang, kailangan kasi madadry talaga yung labi ko. Kasi ang pangit na nga ng kulay ng labi ko, parang mayroong maitim sa gilid. Tapos, madadry pa, di ba mukhang, magbumukhang tumbong at mukhang puwet. Kaya hindi ko siya nililibanan sa paggamit. Anyway, yon lang ang aking masasabi sa skincare. Dapat consistent ka everyday para a skincare a day, keep the aging away. Ganun. Keep the signs of aging away. Ganun. So, ayun lang guys. Sana ay may natutunan kayo sa aking skincare tips and channel. And yun nga, don't forget na uminom ng maraming tubig everyday. Kasi pag hindi ako uminom ng tubig, ang dal-dal lang itsura ko. Ang pangit, parang patay. Ganun yung itsura ko. So, ayun. Yun lang ang sikreto ko sa pagiging makinis na kutis. Totoo yun. So, lalagay ko lahat ng link sa description box below ng aking skincare routine para makita nyo kung saan siya pwedeng bilhin. So, ayun guys. Thank you so much for watching. Sana ay may mga nakuha kayong tips at natutunan sa akin. Goodbye! Have a great day!